Nari sa Reyes on BXICR again. Sir, magandang umaga po, Mr. President. In terms of assistance to Gulf cities affected by Typhoon Sindon, which is given more priority and why? Well, I think there's a question of priority. Lahat po na kailang pakakailangan tutugunan ng national government. Ngayon, natanong lang, sino ba mas mabilis umilos? Sino ba mas ganap na kipagtulungan? At mas mabilis na ibinipat ang national government, yung resources, at saka yung kanyang mga skill set. For instance, dito, unang araw pa lang nakausap ko si Mayor Cruz, nalaman natin yung immediate needs. Tapos kagad, ang pag-usipan natin, nandaan na sila inlista lahat ng mga pangangailangan na ibigan. So mula nung nag-usap kami, mula nung tredya, nag-usap kami, mula nung nakadala kami, dire-diretso na nainista yung mga problema at naibigay yung mga pangkulang solusyon. So, walang pinapapuron dito. Obligasyon namin, after yung initial responders, yung local government units tumulo, yung pagkukulang, kuloyin ang national government. Ang ginagawa na po yan. Testigo na kayo dito, na tayo demo home roughly about 30 days after the tragedy. So, inaasahan po natin na total of 5,200 na houses sa mga pinagkit ni Mayor Bucerina. Eh, maliwanag na yung 4,000 plus dyan. Yung natitira ang mga 2,000 or so, lupa na lang pinag-uusapan. Kung ako natin ito, may tatayin natin na kaya lahat sila sa mas ligtas na lugar. Thank you. Okay. Ryan Rosario, Inquirer. What can government do to children left orphaned by Sendo? Merong reunification program at DSWD na try and link the children with their parents. Those that are fully orphaned ay naasikaso po ng DSWD. Tapos yun, I think Secretary Sir Manuel Lanto na. Yung pong mga orphanage, mga wala na pong nanay at tatay, nasa amin na pong pangangalaga sa Region 10, sa orphanage namin or RSCC. Meron po rin mga bata na kinuha ng nearest relative nung nawala ng nanay at tatay. Yun po yung bahagi ng reunification para matrack po namin lahat ng bata na nawala ng nanay at tatay. Okay. Aukaliga, Birista. Sir, the last time you were here, so nag-clear po kayo ng State of National Calamity. Alam niyo lang po namin yung status mo. I don't think we've lifted it yet. Pero may iba. It enables government to do certain things more expeditiously without that. There is no call yet to lift it. Pero kung something ha, dito, in-emphasize ko sa people who have responsibilities. For instance, DPWH. Ano ba yung gagawin natin long-term solution para maayos ang danger? So meron silang pinag-uusapan kanina tawag na Sabo Dam. Sabo Dam is a Japanese word, I understand. It collects yung materials that will form precipitation. Ang dulo niya, imbis na yung buong river system ang itidiretso mo, meron parang collection point na yearly malilinis mo na mas madali i-maintain yung water holding capacity ng river. That's a quantity. And it's a, sa harap nyo, yung recommend sa aking classmate na inaasahan natin, may commitment sila June 2012, so that's roughly about 5 months to finish the 1,700 year and another 2,000 plus in Europe. Plus, the others that are needed there as soon as the land is ready. So I'm expecting that to happen. So, ang punto nito, talagang sinusigurado natin na may isa ayos at the earliest possible time na mga kababayan natin may balik sa normal ng kababayan buhay. At manigurado na yung dating risk yung tinatamasan hindi na mangyari. Kasabay rin pala, sorry, dagdag ko na rin, isa sa mga unang inatas natin kay Governor Hataman, ay talagang tugunan ko sa tutuligan lagi kasi may nagkaroon ko sana dito. Ihabla yung kukuyin yung may kasalanan at ihabla yung mga may kasalanan. At siguraduhin na rin natin na wala ng market at kawin ng pinuputo nila. Gunutom nila legally, pasok kami ng gobyerno at talagang pipilitin natin na mabali mo na yun. Pagkakataon mo, may pagkakakitaan sa good selling ka na ng finance. Relatedly lang po, ano na po yung progress ng investigation? Sabanggit kita po yung sige galang. Hinihintay ko pa yung complete report. May initial na briefing si Governor Hataman. I think it's good. Hindi ako nakakamali this week eh. Pero binubuo pa rin yung regional assembly which is also a necessary unit for it to be able to move on. He is actually in a meeting right now with various aid agencies like OSCE together with the Mineral Development Authority and others precisely to map out what the roadmap is or to
questions to inform the various aid agencies na itong gagawin natin for the next year na as far as the army is concerned. Okay. Just didn't you? Did you double me? Mr. President, sorry for this question. How will you respond, sir, to the statements of some bishops? One is from Bishop Arturo Bastes of Sorsogon, saying that the president of the land, it is morally wrong for a president of the land to lobby or talk with the senator judges for the conviction of SD Corona. And another bishop is Archbishop Cruz, saying that he was not surprised on the nature of politics in the Philippines, wherein the president usually dictates daw po, quote and quote, even on co-equal branches of government like judiciary and Congress. Pag-government pa ba tayo dictates? Hindi ba yung mga issue? Saka mo sila ngayunan ng Korte Suprema sa palagay namin na talaga namang kailangan ng ating bansa. For instance, oh, i-highlight na natin ulit, yung tinanggap nilang kaso in order kami na status quo ante order, pinaalala ko yung sa EO2 with regards to the NCMN, yung National Commission on the Muslim Filipinos. Hindi mo parang karapatan namin mailagay yung mga tao, kasi mayroong general principle that the power to appoint carries with it the power to fire. Meron yung the executive under the administrative code can reorganize at any time. So parang pinawala kami i-reorganize. So anong resulta? Di ba itong huling hajj? No? Humingi sila ng 4,000 visas, inalok tayong 12,000, hiningi nila 4,000, tapos tinanggap nila aplikante 5,000. So ano nangyari? May 1,000 na napahiya. Buti pinagbigyan po tayo na Saudi Arabia sa huling sandali. Yung pag-emphasize ko yung huling sandali, napaka-importante sa ating mga kapatid na Muslim kung makatungo sa Hajj. Di ba? So malaking, maraming mga seremonya, maraming social-cultural aspects ng pagpunta sa Hajj. Pinaniwala yung 1,000 na tsak na makakarating sila doon. Tapos sa dulo, eh, wala, alam naman nila. Yung pinaniwala na, alam nila, wala talaga mga slots niya. Pinagbigyan tayo ni Bandaan. Pero may Bandaan pa rin gumastos, napahiya sa kanilang mga komunidad. At talagang hindi sa mapalapit kay Allah, eh di na nagkaroon ng kapusapan sa kanilang bibdib, sa kahiyan din na so ang sasabihin, dinidiktahan natin yung Korte Suprema. Medyo, sorry, yung alam yung yung dalawang bispo pinamit yung with all due respect to them, iba yata tinutubig yata. So baka parating na natin yung payo nila doon sa mga gumawa ng ganong kinasabi na balik. Thank you, sir. Patanong lang pala, sir, bago ko makalimutan. Nasa inquirer po ngayon, may picture po si Secretary Ronald Llamas na bumibili po ng mga pirated DVDs. Ano po ang pwede niyong maipayo sa kanya? O will you admonish him? O pagsasabihan po ba ninyo? What law will he be liable po? Yung muna-una, tatanin ko muna kung ano actually ginagawa niya doon. Dahil yung litrato na nakita ko sa inquiry ko rin, parang din ang may dinadaanan siya, hindi naman kung talaga kung DVD mo, eh, assume, they're DVDs. Pero sa proseso po natin, may proteo, kung dadaanan tayong proseso, tarin mo muna. Ito ang accusation sa'yo, ano ba sabi mo? Tapos mula doon, ituturo tayo sa kakulang mga nakalagay na rules and relations and laws. Pero may process na dapat daanan. Okay, Diego Gonzalez. At pasensya na kayo, kundi yun ang number one sa priority ko. Dahil meron mga bomb blast, meron po nagpatay ng mga isda sa San Juanga, meron ng problema sa Iran, meron din po, alam namin yung dami ng problema natin. Yung DVD medyo magbababa na po sa priority natin. Yeah. Sir, speaking of the Makati bomb blast, are you concerned about it? Authorities have said that it's not to be considered as a terrorist act because the explosive device was detonated on a breakup line. But can it be a aggressive result in some people? Mahirap mag-speculate. Kahapon, nagkaroon kami ng meeting specifically para ma-identify sa mga pwede nagmula ito. Pero wala pang tinutukoy na tiyak ang grupo, ang mga tao sa likod ng pangyayari yun. Obviously, yung bomb may bomb, pero sa mortar round involved in it, it could have potentially led to a lot of casualties. And we want to be able to forestall the same. So in connection with that, siyempre, kunyari NCR, no? NCR has a population of 14 million people in the daytime, 12 million night. At democratic country tayo. May mga freedom of movement, etc. Pinutusa ko yung ating security forces na dagdagan pa yung tinatawag na hardening aspects. Sa ating po, yung areas of tatagitin,
para mabawasan yung pagkakataon ng mga masamang loob na ito na maglasik na lagim o magkaroon ng pagkakataon na magdulot ng pinsala sa ating mga kababayan. Dito ko lang po, no? Malaki yung magagawa kung makikipagtulungan ating mga mamamayan. So to that end, yung police magkakaroon ng more visibility patrols, foot patrols, together with yung mga BPSO umatanod. Ganun ka direct natin gagawin sa bawat community. Plus so many other things that are ongoing. But I cannot tell you all of the details unless maganda ka naman ang palusot o lusot ito mga masamang ilo. So can it be part of the plot that was really uncovered for the piece of reflection? Again, mahirap maganda yung speculate. Kailangan evidence and fact-driven. So maganda na munang hanapin natin yung pipigilan ako nasabihin yung methodologies ng ating security forces to ferret it out. But let me just say that yung I reminded all of our security services, plus the intelligence services, that this has to be a priority and that they should designate task-specific groups who will draft all other cases that they're presently investigating to concentrate solely on this. And the bus bombing incident, if you remember, which happened roughly about a year ago. So because some tourists were reportedly scared by what happened, considering that it happened in Makati, following that incident, can you still say that it's more fun to be in the game? Yeah, parang if we use that analogy, is it safe to be in Norway when one solitary gunman killed 80 plus? Is it safe to be in Tokyo when a cult unleashed poison gas? Is it not really any different to many other countries? So parang dito, may kung terrorist man to, or insane element, dinala sa empty lot, and on a holiday, parang hindi talaga intention is to infiltrate. So I think we are not any worse off than a lot of other countries. In my news captions, they talk of yung religious strife in Africa and the Middle East. They're talking about also yung regime changes in the Middle East. So are we any less safe? Okay, muling tanong. Righteous Iba, EV Bike. Mr. President, isa yung pindi na po ba yung secretary din yung shortlist para sa bagong video? Dinidiscuss po namin kahapon. Pero sinasabi niya kahapon yung OIC pa lang. Dahil nag-bed pa ng mga potential replacements for the day. So, I gave her my inputs on how to select the OIC. Pero she's actually, para in effect, the OIC of the NBA. Talaga, ang dami naman tasking na binigay sa kanya. Hindi practical that she should also be the OIC, but the person in charge of the NBA as well. So, but we are rushing it. We are rushing that and perhaps I'll be also for the existing person. Sir, possibly po ba na, or priority po ba naman galing sa loob mismo, kumbaga from the ranks? The priority is to get the best candidate. Doesn't matter where it comes to. He's the best qualified, then he should be getting the post. Kailangan ko po ako dati. Palagay ko, baka magkaroon ng kahirapang pagsunod sa kalahepe yung abogado at accountant kung hindi galing sa akin. I understand that that's a requirement to be placed in the NBA, to be either a lawyer or an accountant. Sir, hindi na lang po. What position in government do you plan to get to retire the age of the show? Appropriate to their skills and to what they have demonstrated in terms of managerial abilities. And siguro, as a further indicator that yung priority na ito kailangan natin maiayos at the fastest time possible. So they have proven their competence in General Loban as well as being chief of staff. And for General Liwag, in terms of the post, I think, General Liwag, I think, and I mentioned it in the speech yesterday, noong araw ang sistema, pag gusto mong kapitan na bumiyahe, maski na may storm warnings, left to the captain's discretion. So what they instituted at the Secretary of Navas was, basta may danger na magkakaroon ng tinatawag na rough seas. No, pinipreventa yung pag-travel. And just because of that, kawalan yung possibility na, kaya every time may bagyo, binibilang natin ilan yung tumawag ng bangko, ilan ang lumubo, ilan ang napit sala, under the stewardship, and just, you know, finessing the system a little, to prevent yung tragedies from happening. At syempre, may mga resistance from the shipping companies na nadidelay yung mga shipping. But
we push through with it, we saved it. Okay. Okay. Thank you, Mr. President. Thank you. Thank you.